ng Panginoon na tayo ay maging matalino. Yan, amen ba? Sino gusto dito maging matalino? Yan, amen. Amen. Yeah. Gusto ng Diyos na maging wise ka. Sabi mo sa katabi mo, gusto ng Lord maging wise ka. Wise. Yan, wise. Gusto ng Lord na maging matalino ka. Gusto ng Lord na sa pag-alis mo sa lugar na to, bago mo simulan yung panibagong week na darating sa'yo, gusto ng Lord na maging matalino ka. Amen ba? Matalino sa anong paraan? Sa mga desisyon, sa buhay, ayan. Sa mga gagawin mo, gusto ng Panginoon na maging matalino ka. Kaya sa araw na ito, ang mensahe ng Panginoon sa atin, God wants us to choose our battles wisely. Amen. Amen po ba? Ayan. Naniniwala ako na lahat sa atin ay merong battles na pinagdadaanan. Yan. Lahat, araw-araw. Araw-araw nakikipagbaka tayo. Mga desisyon na gagawin mo. Ikaw bilang isang mag-aaral. Ikaw bilang isang employee. Ikaw bilang isang CEO. Ikaw bilang isang manager. Ikaw bilang isang pastor. Ikaw bilang isang manggagawa sa loob ng simbahan. Lahat tayo, meron tayong pinagdadaanan ng battle sa buhay natin. Amen po ba? Parang wala pong naniniwala. Galit po ba kayo sa akin? Hindi naman. O, sige. Sige, pagpatuloy po natin to. So, God wants us today to choose our battles wisely. At ang objective po ng ating pag-aaral sa araw na ito ay, of course, number one, to understand that not all battles are worth fighting for. So, sa araw na ito, God wants you to understand na okay lang. Okay lang gumive up. Give up ka na be. Okay lang kasi hindi lahat ng battle worth it ipaglaban. Amen? And number two, to know that delegation, discernment, and wisdom plays a vital role in choosing your battles wisely. So, meron palang equation. Meron palang equation. Hindi lang pala basang bira lang ng bira. Meron pala siyang right amount, diba? Sabi nga sa Powerpuff Girls, sugar, spice, and everything nice. Yan naman sa araw na ito, tuturuan tayo ng Panginoon na in order for us to choose our battles wisely, meron tatlong bagay na kailangan mo maintindihan. Okay? So sa araw na ito, I'm not just gonna share this spiritual teaching, but rather a practical teaching din po sa ating lahat. So itong mensahe natin, or yung mensahe na i-share ko sa araw na ito, hindi lamang ito applicable sa loob ng simbahan. Applicable din to sa araw-araw na pamumuhay natin. If you are a pastor, if you are a church leader, if you are a student, if you are an employee, a CEO, a manager, at kung self-employed ka, ikaw yung boss ng sarili mo, of course, kailangan na kailangan mo to. So, are you excited? Excited po ba ang lahat? Amen po ba? Kung excited po ba ang lahat, sige po, pwede ba akong makakita ng heart react sa mga nanonood sa atin online? Ayan. Salamat po sa mga reactions natin online. Okay, sige. So, choosing our battles wisely means that there is a time to fight and a time to back down and save the fight for another day. Ayan, naniwala ba kayo doon? Choosing the battle wisely requires or means na merong oras ang lahat ng bagay. Katulad ng sinabi ko kanina, hindi lahat ng panahon bibira tayo. Hindi lahat ng panahon aabante tayo. Hindi lahat ng panahon kailangan ando doon ka palagi. Amen? Sabi nga, di ba? Easy, tiger. Easy. Easy lang.
Palmahan mo, di ba, Tiger? Palmahan natin, Tiger. Hello. Yan. Sige. So, in order for us to choose our battles wisely, kanina, di ba, sinabi ko po, merong tatlong equation. And that, number one is that, learning the art of delegation. Ano ba yung ibig sabihin ng delegation? So, pag sinabi nating delegation, ang ibig sabihin po ng word na delegation is you are delegating the task. Meaning to say, binibigay mo or ina-assign mo ng maayos yung mga gagawin. Okay? So, this is more about task assigning. Yan. So, sa Acts 6, chapter 2, Acts chapter 6, verses 2 to 4, ang kwento po neto ay pinamagatang choosing the seven. Ito po kasi yung mga panahon na dumarami na ang nagiging disciples. Yan. The disciples was increasing during this time. And may mga concerns na sila na hindi na kaya nung original 12. Yan. Hindi na kaya-kaya nung original 12. Even yung mga petty things na nangyayari, marami ng issue, marami ng commotions na nangyayari. Kaya sabi dito sa verse 2, and the 12 summoned the full number of the disciples and said, it is not right that we should give up preaching the word of God to serve tables. Ang issue kasi nila dito is yung mga widows daw or yung mga widows ng Hebraic Jews ay na-overlook na. Hindi na sila nabibigyan ng sapat na attention. Yeah. So, yung mga petty things na kinakaharap natin araw-araw, yun yung mga issues nila. Na dapat, ang ginagawa ng dosing to or ng 12 disciples na to is they should be busy preaching the word of God. Amen? Pero dahil nga, ito yung issue. Hello? Yeah. Okay. Hello, mic test. Ayan. Naririnig niyo po ba ako? Am I still audible? If yes, kindly press thumbs up. Okay. So I think we're still good. Yeah. Okay, so going back to the story, marami ng issues na nangyayari on the inside. Yan. Nasabi na nila, oh, yung mga widows namin dito, hindi na naaalaga ang mabuti. O yung mga concerns namin dito, hindi na na-address ng maayos. So sila, gulong-gulo sila, syempre, ang dami na eh, di ba? Yun yung tendency natin. Lalo na sa mga may nasasakupan, amin po ba? Sino ba dito yung mga leaders? Yan. Leaders sa school, leaders sa office, leaders sa church, di ba? Minsan, syempre, concerned ka eh. Dahil you have concern sa mga tao mo, you have concern sa people, gusto mo ina-address yung concern nila immediately. However, yan, you should know your position. Amen? You should know your position. Alam mo kung saan ka dapat lumugar. Kasi may mga concerns na hindi kailangan ng attention mo. Amen? Kasi masyado kang malaki dun. Dun sa mga concerns na akala mo dapat ikaw pa rin, hindi na. Meron na dapat nag-oversee nun. That is why what the 12 did was sinama nila lahat or nag-meeting sila and they decided to choose 7 people na mamumuno dito sa mga Jews na to. Sige, basahin po natin yung sa chapter, ay sa verse 3. Therefore, brothers, pick out from among you 7 men of good repute,
full of the Spirit and of wisdom, whom we will appoint to do this duty. But we, 12, we will devote ourselves to prayer and to the ministry of the Word. Amen? So nakita natin no, yung strategy. Ito yung strategy na tinatawa. In-address nila yung issue, pero naintindihan nila yung position nila. And as a resolution, ang ginawa nila, nag-delegate sila. Amen? Sige, ipagpatuloy natin sa, I think that's the last slide, no? Okay. Next slide po. So again, delegation, the assignment of authority to another person to carry out specific activities. So sa kwento neto, sa verse 2 to 4 ng chapter 6 ng Acts, nakita natin kung paano in-execute ng matalino ng 12 disciples yung strategy of delegation. Amen po ba? Nagigets nyo pa po ba ako? Yan. Minsan, or hindi kaya minsan, kadalasan, napapagod ka kasi ginagawa mo yung mga bagay na hindi mo naman dapat gawin. Amen. Minsan, uuwi ka sa inyo, hapong-hapo ka, pero marirealize mo, parang wala kang nagawa. Amen ba? Being productive doesn't mean na lahat ng bagay ginagawa mo. The meaning of productivity or being productive is yung nagagawa mo yung mga bagay na dapat mong gawin, na inatas sa'yo. Amen? Maraming bagay na pwedeng ibato sa'yo. Maraming mga concerns na or mga issues na enticing, no, na somehow parang gusto mo siyang patulan, pero hindi. Amen. Sometimes you have to think about it. Naisipin mo na, wait lang, kaya ba itong gawin? Dapat ko ba itong gawin? Now, learning the art of delegation means know your position. Amen? Oftentimes, we are overwhelmed by the task. We tend to lose sight of our position. Sige, next slide po. Happy dito, delegate, empower, and trust your people to get things done. Your success as a leader depends on it. Dito madalas po nagpo-fall yung mga leaders. Hindi lang leaders sa church, kundi leaders sa iba't ibang larangan. Leaders sa opisina, leaders sa eskwelahan, leaders sa community, yan. Kasi minsan, no, yung authority na binigay sa'yo bilang leader, minsan hindi mo siya ganun naiintindihan. Akala natin madalas na ang pagiging leader is ginagawa mo lahat. Tama ba? O ako lang po yung may ganong impression pag sinabing leader. Kaya madalas, no, kaya yung iba ayaw maging leader kasi yun yung connotation. Pag leader ka, ikaw gagawa lahat. Diba? Sa school. O, nag-assign yung teacher mo ng groupings, sino yung unang naiisip mo maging leader? Yung matalino. Tama? Tama? Yung matalino. Tama? Diba? Yung kasama dun sa top 5. Diba? Sila yung pinipili mong leader. Sila yung pinipiling leader kasi nga, pag sinabing leader, ang nasa isip ng tao, sila yung gagawa ng lahat. Amen? Kaya yung iba, ayaw maging leader. Ang gagawa lahat, ayaw noon. Diba? Ayaw noon. Diba? Para groupings pa tayo, ako lang dapat gagawa lahat. Pero hindi po pala. To be a successful leader means that you know how to delegate, how to empower, and how to trust your people. Amen? Kaya ka napapagod din kasi yung mga bagay na hindi mo naman dapat gawin, ginagawa mo. Ayan, tuloy.
pag magre-refresh ka or magre-recollect ka ng sarili mo. Pagod ka lang, pero yung original task mo, hindi mo na gawa. Sad. Ha? So, right now, God wants you to be wise in choosing your battle by doing the art of delegation. So, on my research, no, gahanap ako, I was doing my research while I'm creating this or studying this content. Meron akong nakitang 4 ways on how to delegate successfully. Sige po, next slide. So, sabi to, number one, trust the person to follow a direction. Okay? In order to delegate successfully, first, you have to trust the person. Okay? Kasi kung hindi mo yan pinagkakatiwalaan, then hindi mo matatapos yung proseso ng tama. Going back dun sa verse 2 ng Acts 6, no? Sabi doon, verse 3, sabi doon, therefore, pick out from among you 7 men of good repute. So, ibig sabihin, pumili ka ng mga trustworthy people. Amen? Piliin mo kung sino yung i-delegate mo. They should be trustworthy people. And once you were able to choose those people, you have to put your trust on them. Amen? Kasi what's the point? Kung hindi mo rin naman sila pagkakatiwalaan. Right? And number 2, specify the scope of responsibility. Ibig pong sabihin, you have to be black and white sa kanila. Okay? So for example, sa office, di ba? Kaya nga po meron tayong tinatawag na job description. Amen? Kaya tayo merong tinatawag na job description. Kasi minsan, na-overwork tayo, and at the end of the day, ang nangyayari, burnout. Overwhelm. Kasi yun pala, yung ginagawa, 50%, 80% ng ginagawa niya, hindi pala yun yung dapat niya gawin. Okay? Kasi we fail to specify yung black and white na responsibility natin. Amen? Amen po ba? Okay. So mga breadwinners, ayan, yung mga breadwinners natin dyan. So kadalasan mga breadwinners overwhelmed, right? Kasi sila na yung nagbabayad ng upa, sila na yung nagbabayad ng renta, ay pares lang pala yun. Sila yung nagbabayad ng kuryente, iba ang usapan, sige kuryente at saka upa lang sa akin, pero merong mga baon ni kapatid, di ba? Baon ni ganre, ganito, yeah. So, in the end, na-burn out. Okay, I'm not saying na huwag po tayong tumulong sa pamilya natin or maging, alam mo yung daluyan ng pagpapala. Pero kasi, mas gumagaan ang isang bagay pag pinagsasaluhan. Tama? Sabi nga ng cook, di ba? Mas masarap pag may kasalo. And, okay, have to specify the scope of their responsibility. If you wanted to become a good leader and choosing your battles wisely, good leader, personal leader ng buhay mo, or even outside ng simbahan, or even inside sa church, di ba? You have to specify kung ano ba yung responsibilidad ng bawat isa. Otherwise, you will see yourself doing things ikaw lang. Kasi hindi mo na-specify yung gagawin nila. Okay? Pati sila dito. Ano po bang gagawin ko dito? Ano po ba gagawin ko dito? Magigiyumi na lang ba? Tamang ano na lang ba ako dito? Yeah. So we really have to specify the scope of responsibility. And then, the next one, After mo ma-specify yung scope ng responsibility nila, you have to train the person and give them authority. Amen?
Amen? Amen. You are a pastor and you wanted to experience growth sa church. Okay? So anong gagawin mo? Maghahanap ka ng mga programs, 'di ba? Maghahanap ka ng mga strategy na gagawin nyo. Hindi pwedeng ikaw lang yung nakakaalam noon. You have to share the vision. Amen? Sa loob ng isang kumpanya, CEO ka, ito yung vision mo. Hindi pwede na yung vision na yun sa'yo lang. Amen? Kailangan mong i-share yung vision na yun at i-train yung mga taong makakasama mo. Otherwise, lulubog ang barko kasi hindi kayo nagkakaintindihan. Amen? Amen. Okay, you have to train the person and of course, give them authority. In other words, don't micromanage. Amen? Okay, so this is the common mistake ng mga leader, no? Nagagawa ng mga leader. Nagma-micromanage tayo. Hindi ko po kayo masisisi kasi na-experience ko din yan. Nagpa-micromanage tayo kasi we fear na baka hindi nila magawa ng tama. Diba? At the end of the day, uulitin mo na naman. Okay? But, again, no, you have to train the person and give them the authority. You have to acknowledge na meron kayong differences. Amen? Lahat ng tao, iba-iba. Iba yung weakness mo, iba yung strength mo. Iba naman yung special abilities mo. And that what makes us unique. Amen? That what makes us unique. Hindi naman pwede sa loob ng church lahat kayo magaling sa tech. Or lahat kayo sound tech. Diba? So wala nang kaapa. Right? Kasi lahat lang kayo, yun yung alam nyo eh. Sound tech lang. Hindi naman din pwede na lahat song leader. O di magtutunog tao na lang tayo dito. Akapela na lang tayo. Walang marunong ano eh. Walang marunong sa musical instrument. Right? So what I'm saying is that for us to win the battle wisely, kailangan mo siyang tignan na parang isang malaking orchestra. Okay? Iba-iba ng instrumento, pero pag pinagsabay-sabay, nagiging maganda. Ang kailangan lang is, kailangan lang nilang mahanap yung unique sound nila. And you, as a leader, or becoming a leader, you have to train and give them authority. Amen? And last, just let the person do it and provide feedback if necessary. Amen? So, katulad ng sinabi ko, lahat po tayo merong differences. Let them, allow them to be unique. Okay? At kung meron kang nakikita ang medyo kailangan i-flourish or merong mga areas of improvement, then that's the time na magbibigay ka ng feedback. Yun po yung mentoring, coaching na tinatawag natin. Amen? So, as being a good leader doesn't mean ikaw lahat yung gumagawa. To be a good leader and to win your battle wisely, you have to know the art of delegation. Okay? Maging modelo natin yung ginawa ng 12 disciples sa Acts 6 when they chose the 7. Okay? Instead na sila yung mag-dwell doon at kalimutan yung original purpose nila na mag-preach ng word or mag-spread ng gospel, binigay nila doon sa trustworthy 7. At sila yung mag-aayos ng mga issues internally. Okay? Naiintindihan po ba natin? Ay, gusto ng Lord na maging matalino ka. Gusto ng Panginoon na hindi ka lang yung basta-basta sumusuntok sa hangin. Amen? Sige po, next slide please. Okay. Now that we know that
delegation will help us to win our battles wisely. Number two point is that discerning the difference between what is true and what is twisted is also a requirement to win your battle wisely or choosing your battle wisely. Okay? So, buksan po natin yung Biblia natin sa Luke 4, verses 9 to 12. Sabi doon, sige po, next slide. The devil led him to Jerusalem and had him stand on the highest point of the temple. Ang kwento pong ito, ito yung Jesus na 40 days fasting siya. Ayan. And then, ito yung temptation ng devil sa kanya. Okay? So, the devil led him refers to Jesus Christ, to Jerusalem, and had him stand on the highest point of the temple. If you are the Son of God, he said, throw yourself down from here. For what is written, he will command his angels concerning you to guard you carefully. They will lift you up in their hands so that you will not strike your foot against a stone. Okay, and then Jesus answered, it is said, do not put the Lord your God to the test. Amen? Yeah. Next slide. So, discernment means the ability to identify or distinguish something. And wisdom means naman the ability to use your knowledge and experience to make good decisions and judgments. Okay? So, may mga panahon sa buhay natin na iti-trigger ka ng mga taong nasa paligid mo. Okay? Hello, mic check. Yan. Iti-trigger ka ng mga tao sa paligid mo. At ang common intro nila ay, totoo ba? Uy, nabalitaan ko ah. Sabi na rin ganito. Ayan. Naka-experience na ba kayo ng ganon? Sabi daw ni ganito, ano ah, ikaw daw naliligo. Eh, alam mo naman sa sarili mo na hindi totoo, ikaw naman galit na galit. Diba? Alam mo naman sa sarili mo, hindi totoo eh, ikaw naman galit na galit. Oh, pagtanggol ka sa sarili mo. Oh, hindi kaya siya sabi nila na, oh, ganito sinabi ni ano. Sinabi mo daw to. Alam mo naman sa sarili mong hindi. Ikaw naman, bakit yung sinabi yun? Ano problema niya? Galit na galit ka. Okay? So, hindi mo na nakontrol yung emotions mo. Okay? So, have to discern what is true and what is twisted. Amen? In everyday lives, meron talagang mga triggers na darating sa atin. And they are there to test you kung paano ka mag-react. Okay? So verse, sa Luke chapter 4 verses 9 to 12, ito yung, for me, ito yung magandang example kung paano trigger ng kaaway ang ating Panginoon. Okay? Sabi niya, di ba, if you are the Son of God, ayan, ikaw ay anak ng Diyos. Diba? Throw yourself down from here. For it is written, he will command his angels to guard you carefully. They will lift you up with their hands and you will not strike your foot against a stone. Okay? So, imagine yourself doon sa posisyon ni Jesus Christ. Di ba? Nagpa-fasting siya. So, meaning to say, walang kain, walang iniinom. Ang tao pa naman, paggutom, medyo hindi mabasa. Di ba? Sabi nga sa sneakers, di ba? You're not you when you're hungry. Sabi nga sa sneakers, you're not you when you're hungry. Right? So imagine yourself, kung ikaw yung nasa posisyon ni Jesus Christ, ano yung gagawin mo?
most likely, papatulan mo. Right? Ay, hindi, anak ako na. Diyos, okay, saan sa kakawin ko ito, kakawin ko ito. Tatalo na ako, ito na. Most likely, ganun. Right? But, what did Jesus Christ do? So instead, to give in dun sa temptation ng kaaway. Ang sabi niya, so verse 12, Jesus answered, "It is said, do not put the Lord your God to the test." Ibig bang sabihin na hindi siya naniniwala na ililigtas siya ng Ama? No. I don't think so. My take to that is that alam ng Panginoon, alam ni Jesus Christ kung sino ang kanyang Ama. Hindi siya easily mag-give in doon sa temptation ng kaaway. Because for him, not all battles requires your energy and your attention. Amen? Amen. Sige po, next slide. Natatawa ako dito nung nakita ko tong post na to. Sige. Next slide po. Sabi ko, hi! Gusto ko lang malaman mo na kung ano man ang pinagdadaanan mo ngayon, kasalanan mo yan. Minsan kasi hashtag deserve, right? Kung hindi ka pumatol, edi sana wala kang problema. Right? Alam mo naman pala eh kung ano yung totoo eh. Alam mo naman pala kung ano yung hindi totoo. Then what's the point ng pagpapatol natin? Next slide please. Yeah. Sabi dito, choose your battles wisely. Ask yourself, is it really matter or it's just a waste of energy? So you have to ask yourself, magpamatter ba to or another waste of energy lang ulit? Diba? Be wise in choosing your battles. Huwag mo sayangin yung oras mo sa mga bagay na dapat hinahayaan na lang. Kung pwede, huwag na lang paksinin, hayaan mo na lang. Hindi mo kailangan mabother sa lahat ng bagay. Kape ka na lang. Magkape ka na lang. Magkape na lang tayo. Sometimes, no, minsan yung mga bagay-bagay, kailangan lang ng konting interval. Right? Kailangan mo lang mag-back off ng konti at pag-isipan. Internalize. Is it worth it? Malaki yung elephant. Ay, so, niligo siya sa batis. Niligo siya sa batis, tapos malinis na siya. Yan, malinis na siya. And then, nakakita siya ng isang pig, ng isang baboy. Yung baboy, ang ginagawa niya, niligo siya sa mud. Yan. So, nagtatampisaw siya dun sa, ano ba yung tagal ng mud? Putik. Yan. Nagtatampisaw siya dun sa putik. So, habang nakita niya yun, tumabi lang siya. Nayaan niya lang maglakad yung pig. Kasi, covered ng mud yung pig. So, inayaan niya lang maglakad yung baboy. And then, sabi nung ba, nakita nung mga tropa nung baboy. Sabi, uy, angas mo dun na. Uy, friend, angas mo dun na. Di pumalag sa'yo yung elepante. Sabi ng baboy, tignan nyo, angas ko, di ba? Ako yung mas malaki. Kasi tignan mo, di nga gumalaw yun. Oh. Pinadaan lang ako. Tapos after makadaan ng mga magtotropa, tsaka umalis yung elepante. Tsaka siya nagpatuloy maglakad. Then one day, sa isang salo-salo, no, kita-kita sila yan, may huddle, may meeting di avance. May meeting di avance yung mga friends nating mga hayop sa jungle. Ang sabi nila, elephant, totoo ba na ano, na nanliit ka dun sa baboy kasi pinadaan mo siya? Sabi niya, ha? Hindi totoo yan. Malinis na kasi ako. And ayaw ko na rin kasi sabi ng elephant, malinis na kasi ako, naligo na ako. And sa tingin ko, kung makikipag-away pa ako dun sa baboy, madudumihan lang ako ulit. So wag na lang. Sayang lang effort ko. But that doesn't mean na takot ako sa kanya or
nalalakihan ako sa kanya, hindi. Ayoko lang ulit hugasan yung sarili ko doon sa duminong baboy dahil lang sa pakikipag-away ko sa kanya. So the moral story of doon sa kwento ng baboy at ng elepante is that sometimes you have to know who you are. Right? You have to know kung ano yung totoo. You have to stand doon sa totoo. Right? So hindi lahat ng mga bagay nagre-require ng attention at ng energy mo. You have to discern. Ano ba yung mga battles na kailangan kong labanan? Ito bang laban na to para sa akin ba to? Or I can just easily let this go? Okay? Ano ba yung masisave ko pag nilet go ko to? Time, energy, effort, money. Right? You have to know kung ano ba yung mga bagay na mapatunan mo sa hindi. Amen? Next slide po. Instead of saying, never give up, friend, why not we say, it's okay to give up sometimes. Not everything is worth your energy and attention. Amen? Sometimes, the society makes us think na, laban lang! It's a sign of weakness pag gumive up ka. But no, hindi po lahat. Hindi lahat ng gumigive up, takot, or mahina. Sometimes, you have to give up just to spare your energy, your time, your talent, your money sa mga bagay na kailangan mong bastuunan ng pansin. Sa loob ng simbahan, if you are a pastor, you have to internalize ano ba yung mga laban na kailangan kong labanan. Marami naman po talagang laban eh, right? Marami. Yung laban, nandyan lang yan. Parang opportunities. Right? Andyan lang yan. But you have to be wise. God wants you to be wise. Ano ba yung mga dapat kong labanan? Ano ba yung totoo sa hindi? Ano ba yung kailangan kong patulan? Right? Hindi lahat ng bagay kailangan mo bigyan ng attention at panahon. Sometimes you have to let it go. Hindi lang panahon, I mean, hindi lang pagkakataon, and even mga tao. Right? Minsan kailangan mong mag-let go ng mga tao sa buhay mo, not because you hate them, but because you're just trying to save your energy, your time, your money, and your effort. Right? So katulad ng sinabi ko po kanina, today, God wants you to be wise in choosing your battles. Hello. Mic test. Hello, yeah. So, today, God wants you to be wise in choosing your battles. Gone are the days na nahihirapan ka kasi drinag mo yung sarili mo dun sa mga bagay na sana pala naiwasan mo kung hindi ka pumatol. Okay? You have to set boundaries dun sa mga tao, sa mga opportunities, or sa mga bagay na iaalaw mo sa sarili mo. Okay? So, yung dalawang story or yung dalawang verses na pinag-aralan natin kanina, the story of choosing the seven and the temptation of Jesus, let that verses reminds us that we really have to be wise sa buhay natin. Okay? Kasi yung wisdom, hindi lang po siya nire-require sa loob ng simbahan. Yung discernment, hindi lang siya pang simbahan lang. Okay? God wants you to be wise even outside the church so that people outside will know how powerful and how great the God you are serving. Because the way you act, it reflects. Okay, it reflects kung gaano makapangyarihan yung Diyos na sinasamba mo. Amen? In our conclusion,
Sige po, next slide. Know your position and delegate the task. And discern what true, what is true, and what is twisted. Gusto ko pong iwan ang verse na ito sa inyo. Sabi sa Matthew 10 verse 16, I am sending you out like sheep among wolves. Therefore, be as wise as a serpent and as innocent as doves. Ang mundo po ay parang isang kiyapo, sabi nga sa pelikula. Maraming snatcher. Or maraming mapagsamantala, maraming masasama. You have to be wise. You have to be wise, but innocent as doves. Anong ibig sabihin mo? Ayaw ng Diyos na maging underdog ka lang, or ayaw ng Diyos na ginagamit-gamit ka lang ng mga tao sa labas. You have to be wise amongst them, but gentle and innocent as a dove. Amen po ba? Amen? Amen. I hope na meron po tayong natutunan sa araw na ito. No? Again, God wants you to choose your battle before you start your week or another week bukas. Mag-reflect po tayo. Manalangin tayo. Ask the Lord, God, medyo mahina ako sa area na to, palakasin mo ko. Bigyan mo po ako ng wisdom, ng knowledge, and ng discernment. Alright? At sa mga kasama natin on-site, paglabas ng pintuan ng church na ito, God wants you to be wise. Okay? And to win your battle wisely. Amen?